First of all, you had some good news for us regarding more benefits for work from home individuals. What are the metrics or paano natin masusukat, mababantayan na these benefits for overtime pay, etc. Quickly, what are the benefits and how do you intend to impose them or implement them? Yung minimum, Sito, has to be complied with. When I say minimum, what are the minimum benefits provided for under the labor law, no? So yun yung isa sa mga metrics na aming titignan. Beyond that, merong company policy and there might be CBA, collective bargaining agreements that provides for better terms and conditions of employment. Makikita din namin yan, validating it dun sa papasukan ng manggagawa at namumuhunan na telecommuting agreement. Kasi alam mo naman na per the law, voluntary pa ito eh. At in fact, nung una itong lumabas, medyo nilangaw ang implementasyon at medyo natulak lang ng gusto kaya nagkaroon ng turbo charging na masasabi nung nagkaroon ng pandemya at parang in essence naging mandatory ang availment at nakatulong lalo na sa IT and business process group, no, sector. Yan yung sumipa ng gusto over the last 2.5 years. So yun yung aming babantayan at dahil katulong namin ang asosasyon ng IT at saka Business Process Association of the Philippines. Sila yung kasama namin na magpupulis din sa mga miyembro nila at yung aming mga labor inspectorate will be available to make sure that there will be monitoring, no? Kasi meron din tayo kasi sito na tinatawag na National Tripartite Industrial Peace Council na ang miyembro niyan, mga kinatawan ng manggagawa at saka namumuhunan. We will be meeting with them regularly, monitoring developments on issuances ng Department of Labor and Employment kagaya po nitong IRR na sa Telecommuting Act, no? Dahil medyo ito na talaga ang wave of the future eh. Hindi naman pwedeng iwan tayo. Yung iba talagang nasa hybrid na, meron ng work from home arrangement. Tayo nagdidebate pa, baka pag magising tayo sito isang araw, wala na, nag-aalisan na yung mga dati nating mga nagpo-provide ng mga available na jobs in this particular sector. So, inspection will be would be an instrument to make sure that enforcement will be there. Tripartite bodies will also be utilized. And then our regular contact with the business organization and associations will always be actually something that the DOLE will be doing regularly para maiwasan yung mga friction, misunderstanding. Second big concern, because as we exit COVID, sabi nga nung iba, the realization that healthcare, providing for healthcare coverage or compensation, etc., is going to be essential kasi maraming mga pamilya na tinamaan ng COVID, hindi nga natulungan ang kanilang HMO, hindi natulungan ang kumpanya dahil yung kumpanya hirap na rin. What is the Department of Labor undertaking a study, research into this problem of the need for health coverage for workers, both on the job and work from home? Sito, part ng ahensya ng Department of Labor and Employment, yung Employees Compensation Commission. Mm-hmm. And I sit there as the chairperson. We already are discussing ways and means of helping those who need. Yung nga, itong nabanggit mo na may kinalaman sa health and safety naman sa Occupational Health and Safety Center, no? Yeah. Bahagi yan ng Department of Labor and Employment. Incidentally, when I first became secretary in 1998, one of my slogan is health and safety are non-negotiable to me. That is the line that I will continue to pursue dahil mahalaga sa akin ang kalusugan, kaligtasan ng mga manggagawa. As we speak, there will be a meeting tomorrow man ng ECC to formalize yung isang programa na nakita ko dahil because of the easing of restrictions sa sito, medyo nakakita tayo ng pagtaas-taas ng pagdami-dami, no? Yes. So meron kaming aaprubahan tomorrow, formalize actually, in principle nag-agree na kami dito yung provision ng antigen testing na libre subsidized ng ECC para po dun sa mga manggagawa sa micro and small enterprises na alam natin dapat nating alalayan yung mga kumpanya na yan dahil yan yung karamihan na nag-i-exist sa atin sa Pilipinas.